Hi everyone, John Teki here, and I'm so excited to share you na meron tayong bagong accessory add-on para sa ating Legion Kono. So ito yung GPD G1 external GPU. So alam nyo yung mga GPU is malaki siya, no? Pang mga PC lang siya, no? So nag-release ang GPD G1 ng compact design para sa mga handheld at pwede rin to sa mga laptop basta supported niya yung Thunderbolt 4 or 3. Tapos pwede rin siya dun support ng Oculink, no? So hindi man lang masyadong popular yung Oculink, pero anyways, kasama rin yun. Very compact naman siya, and marami siyang port. So may kasama siyang tatlong USB na type A, may card reader siya, dalawang display port, then HDMI. So ito yung power outlet niya. Then dito sa kabila, ito yung Oculink port. Then ito yung Type-C na Thunderbolt niya. So yung power. And medyo mabigat siya. Parang kasing bigat na rin siya ng Legion Go. Or mabigat ng konti. Kasi aluminum tong anong to, eto. Stas. Tapos ang intake niya is nandito. Tapos ang blowout niya is nandito naman. Gawa natin siya ng mga testing and paano siya i-set up. Very easy lang naman siya. Open tayo ng Legion Go muna. So mabilis na to, mas lalong bibilis pa siya para ka na talagang naka-gaming desktop. So just make sure lang na ang Legion Go nyo or any devices is may adrenaline siya, no? Yung sa akin is naka-setup na siya. Hindi ko na ginagamit yung Legion Space. Then in-install natin yung manual drivers niya, yung 780M na drivers. So makikita nyo rito pag chinek nyo yung devices natin. So, meron akong bukod na tutorial paano i-install yan ng manual. Check nyo na lang po sa channel natin and post ko yung link sa description. So, ayan, naka 780M tayo na graphics drivers. So, meron din tayong Adrenaline app. So, ito yung AMD software. So, yan lang ang kailangan natin para mag-connect dito sa GPD G1. So, ang kinaganda lang sa kanya is plug and play lang siya, no, guys. Ito yung power outlet niya. So, kapit lang natin. Then, yung cable na kasama niya. Pwede kayong bumili ng ibang cable kung gusto niyo mas maiksi, pwede naman. Pero make sure na Thunderbolt 4 yung kable niyo. So, ito yun. Ito yung kasama niya, no. Nakuha ko pala to, guys, sa FB Market. Medyo price down siya. Used na siya, pero maganda naman yung feedback doon sa seller. So, kinuha na natin. Mura lang niya na nabenta kasi. No? So, yan. Once na okay na, plug nyo lang yung Thunderbolt 4 na cable dito. Ito yung sa kabila. So, pag pinower natin yan, auto-detect nyo na kaagad. So, magbiblink lang siya. Tapos, makikita nyo, ito na sa device manager natin yung 7600M na video card. So, yun. Ganun lang siya kadali i-setup, guys, no? Was na meron na kayong adrenaline sa device nyo. Plug and play lang siya. Ang issue ko lang dito is, kapag pinalag natin siya na naka-on yung Legion Go, is hindi siya nag-charge. So, dapat magcha-charge talaga siya galing dito, so hindi na kayo kailangan gumamit ng power adapter or charger para sa mga devices nyo, no? So ang technique lang dyan is kailangan nyo munang i-shutdown yung unit nyo. Ayan. Tapos i-power off nyo po itong GPD G1. So once power off na po siya, i-on nyo muna yung GPD natin. On nyo muna siya. Tapos makikita nyo magbiblink tong controller, then magcha-charge siya, no? So, ayan, charging siya, no? Once namatay yan, pwede na natin i-on yung Legion Go.
So dito makikita nyo, dun pa lang siya magcha-charge. No, hindi ko alam kung known issue ba talaga to sa GPD. Nag-research na ako kung paano mare-resolve yun, pero ganun talaga yung ginagawa nilang technique para mag-charge lang yung GPD natin, no, ng Legion Go. So ayan, nakita nyo, charging na siya, no? So every time lang na gusto nyo gamitin yung charging capabilities niya, kailangan nyo i-off muna talaga yung unit. Yan. So anyways, yeah, try tayo ng game para makita nyo lang yung differences niya kapag ginagamit nyo yung default GPU ng Legion Go at ng GPD. Alright, so try tayo ng game. Ito yung God of War. Try muna natin yung default GPU ng Legion Go. So makikita nyo, gamit natin yung 780M niya. Yan. Tapos, in-on ko muna yung FSR2 kasi para makita nyo lang yung default na FPS niya. So yan, pumapal tayo ng mababa ng 37, 45, yan. So, hindi tayo nag-reach ng 60, no? Yan. Sa original graphic settings to, no? So, kung bababaan natin, I think mas tataas pa siya ng konti. So, yan, ilaw natin siya. Almost same din. Yan. Kaya nagsi-60 na siya rito. Umakabot na yung 70. Pero dito yung ano eh. Dito natin tinetest yan para mas mababa. 60, 49. So around 40s pa rin siya. Ano. Kahit iset natin yung FSR niya. I-off natin para talagang maximize yung resolution. Yan. Almost same din, 40 plus pa rin. Yes. So, try naman natin i-set sa GPD G1. Display. So, dito. Palitan natin yung 780 graphics natin. Yan. Start tayo. Balikan natin siya kapag pinanakaload. Okay, so ayan. Naset na natin sa GPD G1 yung graphics card niya. So ayan, naka RX 7600 na tayo. No? So same settings pa rin ang kukunin natin. 800p, tapos naka quality yung FSR. Tapos graphics is original pa rin. So tingnan natin yung ano niya, frame rate niya. Yan, may bumababa pa rin siya ng 40, pero ngayon tumataas na siya ng 60 plus. Ayan. Dito talaga bumababa siya. Nasa 40 plus na rin ito. Ang nakapagtaka lang rito, kapag nag-external monitor tayo, dun siya nakafix lang ng 60, tapos kahit i-ultra natin yung settings, fix pa rin siya ng 60. No? So, maganda pa rin yung graphics niya. No? So, yun lang ano natin, kapag gamit natin yung mismong screen ng Legion Go, halos same pa rin, konti lang ang tinaas niya sa graphics, sa frame rate. 50 plus lang. Dito nagpo 49. Kaya minsan pumapalo ng 70. So, medyo ano, nagpa-fluctuate maybe yung frame rate niya. So, pakita ko sa inyo kapag nilipat natin sa external monitor to. Okay, so ito na tayo sa external monitor natin. So makikita nyo yung gameplay natin dito is very smooth siya kasi sinet na natin to sa ultra, no? Ultra, same ano pa rin siya, same settings, pero naka 1080p naman to ngayon, no? Kasi maximize na yung resolution ng monitor natin. Yan, ito nyo. Very fluid yung galawan natin.
So ayan, pakita ko yung settings niya, no. So ito makita nyo, ayan, naka 1080p siya. Tapos inalis natin yung FSR natin. So naka-fix talaga siya ng 1080. Then yung graphics niya, ayan, nakita nyo, naka-ultra siya lahat, no. So yun ang kinagandahan nito pag naka-monitor. Hindi ko lang alam bakit ba dun sa screen ng Legion ko. Pero anyways, yeah, yan lang naman guys, para makita nyo lang yung mga comparison natin dito sa G1. So ayan guys, nakita nyo yung gameplay ng God of War. Paano yung naging difference niya kapag gumamit tayo ng GPT G1 external GPU. So nakita nyo kapag nasa external monitor siya, dun siya na ma-maximize yung performance. Hindi ko pa sure bakit ganun or ganun ba talaga siya kapag dito sa screen ng Legion Go is medyo parang konti lang yung difference ng in-increase ng performance. Unlike dun sa naka-external ka, ayun, umuabot ng ultra settings tapos naka-fix siya ng 60 frame rate. Talagang smooth yung graphics niya, no? Ang ganda talaga, talagang pang gaming PC yung tsura niya, no? Well, i-search pa natin, gagawa pa ako ng mga ibang research kung paano baka pwede nga ma-maximize din dito sa screen niya mismo. Kasi sayang naman, minsan kasi pwedeng ito na yung gamitin nating charger. Tapos habang nakahiga tayo, di nakasalpak na tong external GPU natin dito sa Legion Go, di maganda rin yung gameplay natin, maganda yung graphics, no. Siguro ang masasabi ko naman dito is medyo pricey talaga siya guys, no. Lalo na sa Data Blitz, I think nasa 30 plus pa siya. So nakuha ko to sa FB Market. Almost half the price na siya, no, kasi rush daw yung nagbebenta, no. Use unit na siya, wala na siyang kasamang box. Charger lang tsaka yung data cable niya ang kasama, no. Pero kinuha na natin kasi magandang accessory siya sa Legion Go, eh. Napapanood ko na yung mga ibang review regarding dito is nag-upgrade nga ng performance. Pero yun nga, kapag naka-external monitor ka lang, doon ko lang nakikita yung massive difference, no. So kung nagpaplano kayong bumili nito, siguro hintayin nyo muna siyang mag-sale. At least siguro 20k or mas less. Yun, kasi yung 30k medyo hindi siya ganun ka-worth it. Kasi pwede siyang dock, okay siya, kasi malalagay mo na dito yung mga mouse and other peripherals mo, yan. So hindi lang siya basta enclosure na GPU lang, no. So may purpose siya. Tapos portable din siya kasi pwede mo siyang lagay sa bag, no. Then patong mo na lang siya anywhere, then doon ka naka-charge kapag nasa labas ka. So yun lang naman guys, magpo-post pa ako ng ibang gaming videos, no, comparison videos, no. So watch nyo lang. Kung may mga request kayo na games, comment nyo lang below, then check natin, then gawa natin ng review, gawa natin ng comparison para meron din tayong ibang reference ng mga games, no. Okay, so see you again to the next one and God bless everyone.